ata si Vico, Vico Soto, tsaka si Roman Romulo, congressman. Abang-abangan natin guys, alam ko, balita ko, pupunta ron dito sa Mount Era at tsaka sa Phase 3. Abang-abangan natin guys, kasi sasalita yata sila sa Mount Era. Andito ako sa pwesto ko. Dito natin abangan. Tapos, kapag dumating na siya, yun, tsaka ako tatakbo doon sa Phase 3. Hey guys, andun na raw, umakyat na. Hindi namin napansin na dumaan na pala. Walang convoy eh. Mahirap na kasi magpahalata. Sige guys, punta namin. Ayan, ang init guys. Pupuntahan natin siya sa Phase 3. Oh, grabe. Hello! Ang init. Tara, tara! Tara! Sino ba tayo dyan? Tara, saglitin natin! Mamaya matapos na yun eh. Dalim kay ano, ase pera mo. Ay, ito na si Jung na oh. Naku! Andan na? Hindi ba lang nagpaano, ano? Umakyat na kagad? At tagaan ko na si Miyuri ang pagkagulungan ng mga babae. O, tara na, tara na. Pera. Ano ko, oh, ang init. Ang init. Akyat tayo, akyat. Akyat. Yan, itong Phase 3 Biyakwana. Ang bilis naman pag-akyat. Inaabangan natin. Inaabangan namin doon ni John Paul. Hindi naman na? Naman oh. Napansin ni John Paul dito dumaan sa may likod eh. Ha? Yan. Ang init. Mainit guys. Ito guys, kasama ko. Yan. Sa aurora, may nag-inyan sa aurora. Pakyat to. Ito yung pastry guys. Matarik. Nakakapagod. Diyan na siya sa ano. Pagod ako ah. Sasalita na. Saan ba tayo? Oops! Doon tayo, lapit tayo. Hello, Tay! Video ko lang. Kasawa, subok na natin. Matagal na panahon na. Baga magkagalaw tayo. Si Mayor Vico, kung kansel konsyal pa yan. Nel, Nel. Nakukuha ng sistema ng buhay niya doon sa konsyal. Ni Cinco, walang tinatanggap yan. Walang budget. Pero tumutulong, bagawat district si one. Tumutulong. Dito sa Nagpayong, nakita naman po namin yung pagsalubong sa amin sa kanya-kanyang mga bahay. Pero noong mga panahon po na yun, totoo lang, hindi makalabas yung mga tao. Marami po talaga, medyo natakot po noong mga panahon na yun. Kaya kung po nababanggit yan, alam nyo, sa totoo lang, kasi alam ko po, marami kami nakakausap ng mga home officers. Kanina po sa Nagpayo, marami rin po kaming nakausap. Sa totoo po, yung
saya rin po nila na ngayon ay may laya na sila na makinig kahit kanino, makipag-kumain kahit sinong mga kasama nila. At yun naman po dapat ang samahan natin dito sa ating lungsod. Dito dapat sa ating lungsod, walang politika. At siguro po, yan naman, isa sa talagang amin ko, mapapasalamat po natin kay Mayor Dico. Sabi ko po, talagang sa kanya, patas ang lahat. Alam niyo po, ngayong araw rin, sabi ko po sa inyo, yung isang nagtataas ang bandera na yan, kasama po natin kay Doc Alfonso yan sa Rosario. Maulit ko lang, masabi ko lang po na hindi naman masyado mahaba. Ngayong araw po, ang totoo niyan, fiesta rin po sa isang barangay natin, sa Barangay Ugong. Fiesta ngayong araw, Mesa de la Rosario. Alam niyo po, kanina umaga, nung nagsimba po kami doon, nabanggit ni Bishop na nag-celebrate siya ng Mass. Pero ang paalala po sa aming Bishop kanina, kailangan po tayo mismo ang magtulungan. Magsuot na tayo ng maayos na face mask, mapuputol na yung transmission na yun. Pero sabi ni Bishop kaninang umaga sa amin, ang lahat ng bagay dapat may katapusan. Congressman Romang Romulo, okay! Ibibigay ko na po sa inyo ang pinaka batang-batang guwapo. Dito na Pasig Mayor Dico! Magandang hapon sa ating lahat. Hindi ko makita yung mga nasa dito. Ayun po dito sa may kuwa ko kasi sandali. Meron na bago po ako magsimula. Lahat at ako rin naman excited na excited. Alam niyo, sa totoo lang po, itong mga pamahagi po ng ating lokal na pamahalaan ngayon, yung tent, yung table, yung sa mga hoa natin, pwede naman po sana ipatawag na lang sa City Hall yung mga hoa natin. Ano. Pero nag-usap kami ni Congressman, gusto po kasi namin makabisita dito sa inyo. So ang importante ngayon, hindi naman itong mga kagamitan, ano, importante, nagkita-kita po tayo. At nasaya ko pong makasama kayo, alam nyo, sa panahon na ngayong panahon ng COVID, talagang napakahirap po. Ano. Nag-iisip nga po kanina, bago po punta dito, napaisip ako, dalawat kalahating taon na po ako mayor. Dalawang taon na po ako mayor. Pero sa dalawang taon na yun, siyam na buwan lang po ako na naging mayor sa normal na pamumuhay. July 2019, naupo tayo. March 2020, nagkaroon kaagad ng COVID. Maraming mga proyekto, programa, katulad ng mga nabanggit ni Kong Roman, naantala po talaga. Nagka-delay-delay po tayo sa mga programa namin. Kasi nag-lockdown tayo eh. Hindi lang isang lockdown, hindi lang dalawang lockdown, kundi tatlong ECQ ang nangyari. Hindi po talaga naging madali ano, yung pag-gobyerno. Isipin po ninyo, naging mayor po ako na minsan 20% lang ng City Hall ang pumapasok. Isipin niyo po, kung meron kayong kumpanya, ano, 20% lang yung pumapasok. Ang hirap po magpatakbo ng City Hall na 20% lang ng empleyado mo ang pumapasok. Ang daming pagsubok, ang daming hadlang, pero nagkaisa po mapasigin niyo na lalagpasan natin ang bawat pagsubok na iyon. Tama po ba? Nalalagpasan natin. Hindi po madali. Kanina, kausap din po namin yung iba pang mga hoa sa nagpayong. At nagbalik-tanaw po kami. Hindi ko po makakalimutan kung gaano kahirap yung naging desisyon ko para tumakbong alkalde sa ating lungsod.
Noong mga panahon na yun, konsehal po ako, District 1. Marami tayong mga nakitang bagay na gusto nating baguhin. Wala naman tayong masamang sasabihin tungkol sa ibang politiko, sa ibang grupo, pero ang gusto nating baguhin, hindi naman yung pangalan ng mayor eh. Ang gusto nating baguhin yung lumang kalakaran, yung sistema ng takutan, ng palakasan, yun po yung gusto nating baguhin. At hanggang ngayon, yan yung pinaglalaban natin, araw-araw. Nung pumasok po ako ng City Hall, hindi po biro, pumasok po ako ng City Hall, kung ikwento ko po sa inyo, magugulat po kayo sa mga nakita ko. Malasindikatong grupo nasa loob. Pero nag-ano po tayo, tumindig po tayo, pinanindigan natin at ano yung mga paniniwala natin, hindi tayo lumiko, ano? Tapos dire-diretso po tayo. Minsan may nag-aalok ng pera, magsasabi, o 2 milyon, payagan mo na yung ganito, alam mong bawal, hindi po tayo pumayag sa mga ganong klaseng kalakaran. Ang ating pamahalaan, lalo na sa panahon ng COVID, aaminin ko, meron po talagang pagkukulang. Gaya nga mong bansay ko, meron talagang mga bagay-bagay na naantala. Ano ito, 2 microphone? Pero hindi tayo tumigil. Ano ang importante sa lahat? Kasi, opo, may mga maantala, pero importante sa lahat, anuman ang pagsubok, hindi tayo nagpapatinag. At naalala ko pa po nung nagdi-discipline pa lang ako. Kasi importante, para malaman natin kung saan tayo papunta, dapat alam din natin kung saan tayo nanggaling. So nung nag-iisip ako, inaalala ko kanina, nung saan ba tayo nanggaling? Nung nag-decision ako para mayor, hindi talaga naging madali. 2 days before deadline, dun lang po ako nag-decision. Una ko pong sinabihan, nanay ko. Sabi ko, ma'am, nag-decision na ako. Tandang-tanda ako pa, ulam namin nun, sinigang na baboy, nagkakapunan ko. Magaling magluto si mama. Kain kami, sabi ko, ma'am, nag-decision na ako. Tatakbo ko para mayroon. Nabilauhan po ang nanay ko. Nagulat po siya. Nagdasal po kami. Pagkatapos sa pagkakain ng hapunan, dumiretso po ako sa bahay ni Kong Roman. Nagmaneho po ako. Kapit-bahay lang po kami ni Kong. Punta po ang bahay niya. Pero bago ako bumaba ng sasakyan, tinawagan ko muna tatay ko. Kilala niyo naman po siguro ang tatay ko. Si Joey de Leon. Ito pa. Yung pag-usapan natin last week, nag-decision na ako. Oh, sabi niya, anak, anong decision? Anong balita? Ay ko pa, tutuloy ako. Tatakbo ko para mayor. Alam niyo po kung ano sabi sa akin ng tatay ko? Ito pong sabi ni Papa sa akin. Ayun pong sabi niya, hindi siya nakapagsalita. Siyempre, kayo po, marami sa inyo, mga nanay, mga tatay. Siyempre, pag magdidesisyon ng gano'n ng anak ninyo, talagang mag-aalala kayo eh. Unang iniisip ng isang magulang, kapakanan, kaligtasan ng kanyang anak. Pero, swerte ako kasi napaka-supportive yung mga magulang ko. At ayun na, lumaban na tayo. At hindi naman natin alam nun kung anong mangyayari. Pero importante, nung naupo na, July 2019, alam naman na natin ang nangyari. Nung Mayo, sabi na ang mga pasigenyo, gusto namin, iba naman. Ayun na. July 2019, unti-unti tinupad natin ang mga pangako natin sa taong bayan. Nagsimula tayong basagin ng mga lumang kalakaran, mga lumang sistema, nagpakilala tayo ng iba't ibang pagbabago. Ang isa po sa pagbabago na pinakilala natin, hindi pa siya perpekto, pero malaking hakbang na ang nagagawa natin. Sa pagtatagumpayan natin unti-unti. Yung sa pamaskang handog. Kasi sabi natin, ayaw na natin yung sistema ng palakasan na kapag ang samahan mo malakas dun sa nakaupo, lahat bibigyan. Kapag organization ka, lahat bibigyan. Pero pag medyo may tampo sa'yo, baka kalahati. Pag kagalit talaga sa'yo, wala. Yung nag-cheer ng malakas, hindi nakatanggap dati, no? Huwag natin sisihin yung mga nakatanggap dati. Kasi kung ikaw bibigyan, natanggapin mo naman. Pero may problema, hindi dun sa mga nakatanggap. Ang problema yung sa sistema. Kasi palakasan eh. Kung galing sa bulsa ko yan, pwede ako mamili kung sino bibigyan. Pero pag galing sa kaban ng bayan, hindi tayo dapat mamili. Dapat pantay-tapay. Kung ginawa natin,
Ano pong ginawa natin? Dinagdagan natin yung order ng pamasong handog. Ginawa natin more than 200,000 na pamasong. Maraming salamat sa oras ninyo ngayong linggo. Mabuhay po kayo. God bless you po. God bless Pasig City. Yeah.